wala kayong survey data, what you can do is pwede nyo gamitin ang Form It. It's a app online. Sign up lang kayo and then you can use it already. So halimbawa, gagawa tayo ng bridge in this area here. Meron ng existing bridge, kaya lang i-trace over natin or mag-add tayo, whatever you want to do. So ang gawin mo is, wala pa to, is punta ka lang dito sa location. And then, pwede mong i-type in yung location and then pupunta na siya dyan. So halimbawa, ito yung area na gusto nating i-capture. Pwede mo siyang i-zoom in, zoom out. And then, import mo lang, satellite image and terrain. And then, yan. Tapos, don't forget pala, yung units, mag-units muna tayo. So, sa units, setting, units, gawin natin metric. So, meters na yung units mo. So, punta ka ulit sa yung map. Pagkatapos, ipick mo to at zoom in mo yung area. So, depende sa'yo kung ano yung scale na gusto mo. Halimbawa, yun yung i-capture natin. Finish importing. And then, ayan na siya. So, the middle mouse will make you rotate. The middle mouse button will... right mouse button is yung rotation at middle mouse naman. So, halimbawa, ayaw mo nito. Pwede mo siyang i-delete. Right click or sa keyboard mo, just delete. So, ito yung mga layer na existing. Ito eh, dinagdag ko lang sa delete natin yun. Okay. So, ito yung mga layer na papasok. So, ulitin natin. So, ganun lang pag-delete. Pagka gusto mong i-import ulit, so, hanapin mo lang yung tulay or whatever na gusto mong i-capture. Finish importing. Ayan na siya. So, pagkatapos nito ay pagkatapos i-export mo siya locally and then lagyan mo siya ng pwedeng ang AXM file is equivalent to your DWG file. So, pwede mo siyang all object, visible object, selected only. So, we just pick all objects, AXM file. Kasi yung AXM file, ma-attach mo as CAD file in the sa Revit. So, gawin natin Twin River Bridge. Ayan, export mo lang. And andun na siya sa iyong folder. So, ito siya. Pupunta siya automatically sa downloads mo. So, doon mo lang muna siya hanapin. At later on, pwede mo siyang balikan at ilagay sa proper folder. So, for the meantime, dito mo natin ilagay sa downloads. And then, pupunta ka na sa iyong Revit and i-import mo na to. So, ito na yung Revit interface mo. So, gagawa ka ng new file, new project. At gamitin natin yung default metric, sabi. And then, press OK. So, sa default metric, pwede nyong palitan or whatever itong mga nandito. So, pag nag-import ka ng Form 8 file, it's best that you go, punta kayo sa iyong 3D mode, 3D window. So, halimbawa, export na natin yung ating ginawang Form 8 file. Parito ka lang sa insert. At hindi mo gagamitin yung link CAD kasi AXM file siya. Ang gagamitin natin ay iyong import CAD. So, pag import mo ng file, lalabas na dito yung export natin from Form 8. At check mo sa ang level mo ilalagay, level 1, at i-import mo yung Form 8 levels. And then, bayaan mo lang yung mga naka-default dito. And then, open. So, zoom out, zoom all mo lang. Pag zoom all mo, is punta ka dito at gawin mo realistic. And then, ayan na siya. Ito na yung, itong AXM file na to, or CAD file, mag-a-appear siya sa lahat ng levels. Sa level 1, zoom all mo, meron siya dyan. So, ang gawin mo is, i-off mo lang siya. Parito ka sa imported categories, and i-off mo. Ayan. So, para walang ganun. Walang, but if you need to, you can turn it on. Pero, tsaka sa site naman, pwede mo siyang i-retain or whatever. Pero kasi sa akin, most of the time, ilalagay ko siya sa site window. Tapos, iusod mo lang yung reference file, depende kung saan ka mag project base point. So, yun. Ganun yung pag wala kayong 3D map. So, ito yung kanyang, kung gusto mong i-off yung image, punta ka lang sa imported, at i-off mo yung satellite image. So, ito is yung image file. So, i-test nyo lang kung nasaan yung mga file niya. So, pag i-on mo lahat, tsaka pa
lalabas yung terrain. Ayan. So, laruin nyo lang sa inyong form 8. Dito nyo gagawin yung mga layering. So, ito is naka-layer. Naka-layer siya sa... So, itong terrain, kung i-off nyo yan. Tapos, yung image, yun. So, pwede kayong gumawa ng sarili nyo. Ano.